Ang lulutuin po natin ngayon ay seafoods chow pan. Ang mga ingredients natin is hipon. Hiniwa ko na siya ng maliliit. Fried garlic. Green onions. At pusit. Itlog, tsaka bagong saing na kanin. Alam niyo po guys, mas masarap pag sa sinangag bagong saing na kanin. Alam po ang sikreto. Ayan. Okay. Dudurugin lang po muna natin yung kanin. Mas maganda kapag nagsaing po kayo ng bigas, huwag po masyadong madaming tubig. Mas masarap sa sinangag or sa chow pan yung hindi masyadong malambot ang pagkaluto ng kanin. Okay. Babatiin po natin ang itlog. Lalagyan po natin siya ng kaunting asin para mayroon na siyang lasa. Ang chow pan po ay isang dish na napakadali lang lutuin. Pwede siyang almusal, pwedeng lunch, pwedeng pang dinner. Pwede rin po, optional na maggamit kayo ng ingredients, pork or beef. Ako po, lutuin natin ngayon is seafoods. Gigisa na tayo. Okay. Lagyan natin ng mantika. Mantika ang ating kawali. Prituhin natin muna ang hipon. Ay, sorry. Hipon. Ayan. Ang hipon po, sandali lang po siyang maluto. Apoy. Alisin natin ang hipon para hindi siya ma-overcook. Ayan. Dito na rin natin lutuin.
slow. Nagluto po kayo ng itlog. Huwag po masyadong malakas ang apoy. Para hindi po siya masunog. Ito siya tumigas. Itaflat natin siyang ganyan. Ilagay na natin ang ating kanin. Masarap po sa chow pan. Hindi masyadong dry yung kanin. Na kailangan pumunta pa sa restaurant para makakain ng chow pan. Pwede mo na siya lutuin sa bahay. Napakadali lang. Okay. Nalagyan natin ng unting asin. Ayan. Nalagay din tayo ng oyster sauce. Pero sa gilid lang natin ilalagay. Ayan. Magsasanod po kayo ng kanin. Mapapansin nyo kapag medyo maingay pa siya, hindi pa siya masyado ito, pero pag medyo hindi na nga yung kanyang tunog, yan na po yung palatandaan na okay na siya. So ilalagay na natin ang hipon, yung pusit yung niluto ko kanina. Hahaluin lang natin sila sabay-sabay.
Mas maraming bawang, mas masarap. Okay na siya. Luto na siya. Ilalagay na natin ang green onion. Lagyan natin ang mga ilang segundo. Patay na natin ang apoy. Ayan na po ang ating seafood chow pan. Looks yummy. Na-transfer na natin siya sa lalagyan. Ayan guys, may bago na naman po tayo recipe na yun. Pwede nyo pong itry ito sa bahay. Siguradong magugustuhan ng inyong mga chikiting. Yan na ang ating seafood chow pan. Ito-toppings natin ngayon yung natirang garlic. Fried garlic. Ayan. Okay. Yan po guys. Thank you for watching. Ito po si Justin. Hanggang sa muli. Don't forget to like and subscribe.